Oye, no. Ave Maria Purissima. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating banal na pagdiriwang ngayong gabi ay inihahatid sa atin ng Apostolado ni San Juan Florentino, ng Cheerful Giver Apostolate, at ng ating Lord Have Mercy Apostolate. Ating ialay sa ating mga panalangin ang lahat ng kahilingang hatid ng ating mga apostolado sa mga kapatid nating nasa banig ng karamdaman, mga nasa ospital, mga mayroong malulubhang pangangailangang biyaya, mga naglalakbay, mga manggagawa sa ibayong dagat, mga manalayag at lunas sa mga pangpamilyang suliranin gaya ng pagkakasundo, pagkakaisa, pagbabago at kasiyahan ng buhay. Ngayon ay ika-apat na simbang gabi alay sa Pasko ng pagsilang ng ating mahal na Senior Noemi. Isama rin natin sa ating panalangin ang kalakasan ng ating mga misyonero, ang Order of the Missionaries of the Holy Spirit at ng Order of the Missionaries of John Florentine, mga misyonerong laiko ng Korsilyo, pastoral at samahan para sa katagumpayanan ng mga proyekto ng ating simbahan. Ang mabilis na pagsasaayos at pagtatayo ng ating Tierra de los Santos, lalong-lalo na ang daan sa Belen, ang Station of the Cross, ang Senior Noemi Grounds, at dambana ng Espiritu Santo dito sa EDSA at sa Bulacan, gayon na rin ang ating EDSA Caloocan. Isama na rin natin sa ating panalangin ang misyon ng mahal na Ingkong sa Mindoro, sa Samar, sa Cebu at Leyte, sa Bohol at sa Cagayan de Oro, sa Mindanao. Lalong-lalo na ang misyon sa Norte, sa mga dioceses ng Our Lady of the Abandon, La Salette, Awa, Fatima at Saklolo. Magsitayo na po ang lahat at sa saliw ng ating koro, ating samahan ng ating Obispo Juan Francisco de Rama ng Order of the Missionaries of John Florentine. Tayo at magdiwa, harisin
Emmanuel, bigay ng ngalan, sumaati ng Diyos kailanman. Malinaw o Panginoon, kami nananamig sa'yo. Alina, alina, alina o Panginoon. Puso namin may kagalakan, nananabik ng may kasiyahan. Dapat marangalan ng buong bayan, pagdating ng Diyos sa sanlibutan. O Panginoon, kami nananabik sa'yo. Alina, alina, alina o Panginoon. Alina o Panginoon, kami nananabik sa'yo. Alina o Panginoon, alina, alina, alina o Panginoon. Magandang gabi sa inyong lahat. Tayo ay natitipon sa ngalan ng Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pag-apala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos sa mangyawe, at ang pakipagkaisa ng Diyos, Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, ay sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, ang magkasamang tubig at asin na ito ay nagpapaalala sa atin nung tayo unang binyagan. Hilingin natin sa Panginoong Diyos na ito ay kanyang pagpalain at panatilihin ito na tayo maging tapat na mananampalataya sa Espiritong nagpapabanal na ipinagkaloob sa atin. Panginoong Ama namin, ang imbiyaya ng tubig at asin ay nagbibigay ng buhay at kasariwaan sa daigdig. Ito'y nag-aalis sa mga kasalanan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Inihiling namin marapatin mo pong basbasan ang tubig at asin ito upang magbigay ng kaligtasan sa araw ito na ginawa mo sa'yo. Sariwain ang bukal ng tubig ng buhay mo sa amin, ingatan kami sa espiritu at katawan. At kami mailayo nito sa kasalanan at makapasok sa iyong kaharian upang tanggapin ang handog mong kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Hesukristo, aming Panginoon. Amen. Si Kristo'y nangwagin, si Kristo'y nagari, si Kristo ang nabutos. Si Kristo'y nagwagi, si Kristo'y nagari, si Kristo ang nabutos. Kumuha ng kanyang bayan at bansa. Luwalhatiin siya. Si Kristo'y nagwagi, si Kristo'y nagari, si Kristo ang nabutos. Si Kristo'y nagwagi, si Kristo'y nagari, si Kristo ang nabutos. Mga kapatid, pagsisihat aminin natin ang ating mga kasalanang nagawa laban sa ating sarili, sa ating kapwa at sa ating mga mahal sa buhay at higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito.
Tayo pong lahat. Ako'y nagkukumpisa latin namin ko sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala, sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhatiin natin ang Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, sa taong mabuting kalooban, inuuri ka namin, ikaral ka namin, sinasama ka namin, inuluwala di ka, pinasasalamatan ka namin, dahil sa nagkibang mong kalwalatiba. Panginoong Diyos, anak ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesus, Pugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na mama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sa sa kanya.
natin sa Diyos at kitasan. Sapagkat ikaw lamang ang wala, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang o Jesus Cristo ang katasasan. Kasama ng Diyong Banal, pangalan ko sa luwalagi at ng Diyos Ama. Manalangin tayo. O Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong mga banal na salita, ay nilikha ang lahat. Niloob mong hanguin ang iyong sangnilikha sa kasalanan sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng iyong bugtong na anak. Ihanda mo, O Diyos, kaming iyong bayan sa pagdating ng aming manunubos at tagapagligtas, ang aming Noemi, na dala ay kagalakan, kapayapaan, at ang gantimpalang buhay na walang hanggan, alang-alang sa dakilang pagsilang ng iyong anak, na nagaharing kasama mo at ng Espiritong Banal, ang mahal na ingkong magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magalang po natin pakinggan ang pagpapahayag. Pagpapahayag mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora ay may isang lalaking manawa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae ay lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ng isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga-saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain. Pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manawa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bakit nagugulong ihanan ang puso't kaluluwa? Sa Diyos magtiwala, sa Kanya umasa. Bakit nagugulumihalan ang puso at kaluluwa? Sa Diyos magtiwala, sa Kanya umasa. Anong batis ang siyang hanap ng isang usap? Gayon hinahanap ang Diyos
ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Hanap-hanap ng puso, isip at aking kaluluwa. Lakin nagugulumihanan ang puso't kaluluwa. Sa Diyos magtiwala, sa Kaniyang umasa. Nagturugo ang puso ko kapag aking naalala ang lumipas na kahapon. Lagi kaming sama-sama papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri ka, O Diyos, sa pag-awit na masaya. Nagugulumihanan ang puso't kaluluwa. Sa Diyos magtiwala, sa Kaniyang umasa. Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, Siyang aking aasahan. Magpupuri ako muli, pupurihing walang humpay. Ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Puso't kaluluwa, sa Diyos magtiwala, sa Kaniyang umasa. Bakit nagugulumihanan ang puso't kaluluwa, sa Diyos magtiwala, sa Magsitay na po ang lahat at ating pumparangalan ang mabuting balita. Alleluia, 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 Alleluia. Sangakang ugat ni Jesse, taga-akay ng marami, halina tubusin kami. Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias, sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang namumungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya'y ang hinirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyan. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamangyan. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inumin na kalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balita. Sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y
na natiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth, at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon, nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustahan sa harapan ng mga tao. Mga magulang ko't mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Nilulualhati ka namin, O Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat at matamang makinig sa homilya. Ave Maria Purissima, Simpikado Consolida. Sa ngalan ng Diyos, sa mga ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nawa sa pagpapahayag ng mga salita ng Diyos ay mapawi ang ating mga kasalanan. Amen. Muli, magandang gabi sa inyong lahat. Sa ating mga kapatid na nakikiisa sa online, magandang gabi rin po sa inyo. Batiin niyo ang inyong mga katabi ng maligayang Pasko. Para namang hindi Pasko, paano ba kayo bumati sa katabi nyo? Ha? Ayan. So, kasama yung kamay, kasama yung bibig. Sa 4th na gabi ng Misa Nobinaryo, sa dakilang kapistahan ng Pasko ng Pag-ibig, meron tayong 2 konteksto na ang mga tauhan ay halos magkapareho ng pinagdaanan, pero may pagkakaiba sa mga ginawa. Maaaring sasabihin natin na nagtiwala, naghintay at sumunod ang isa. Ang isa nagtiwala pero hindi sa Diyos kundi sa kanyang sarili. Kayo ba, naranasan nyo na bang magtiwala sa Diyos na kayo ay binigo ng Diyos sa inyong mga kahilingan? Anong feelings? Masakit? Mag-move on na. Kasi ngay Pasko na, tiyak may darating na uli na ibibigay at ibubuhos ang Diyos kung tayo ay talagang nagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, ang binabanggit ko na 2 konteksto na may sari-sariling kwento, may sari-sariling istorya, ay ang isang lalaki na kung saan ay mula sa lipi ni Dan. Siya ay si Manoa, na nagkaroon din ng isang asawang baog. Kagaya ng marami, naka-experience din ang pagpapakita ng anghel itong baog na babae na ito na asawa ni Manoa. At sa pagpapakita sa kanya ng anghel, mukhang tinitis yan ng anghel. Oy, hindi ka pa nanganganak ka. Pero huwag ka mag-alala. Sabay bawi nung anghel, huwag ka mag-alala. Manganganak ka rin sa lalong madaling panahon. Kaya nagulat siya na sabihin sa kanya yun ang anghel. At may tagubilin sa kanya yung anghel. Maraming bagay ang hindi mo dapat pwedeng gawin. Huwag kang iinom ng alak na galing sa ubas. Huwag kang kakain ng mga pagkain na laban sa batas ng kosher. O yan. Kaya, etong mga batas na ito, pinagnilay-nilay niya at kanyang sinabi sa kanyang asawa na si Manoa. Sa pagkasabi niya kay Manoa, sabi ni Manoa, nagdalawang isip siya. At siya ay dumalangin sa Diyos. Sabi niya, sana sa 2nd pagkakataon, magpakita muli yung anghel at ako naman ang pagpakitaan. Nagpakita naman yung anghel, biglang dumating, nagulat, yung mag-asawa. Una nagpakita kay sa baog na babae, doon sa kanyang asawa, at dali-daling tinawag si Manoa. Ang bungad ni Manoa, anong pangalan mo?
sabi sa anghel. Sabi ng anghel, bakit mo gustong malaman ang pangalan ko? E kaya lang naman ako naririto, meron kang hiningi sa Diyos. At alam mo kung anong hiningi mo sa Diyos. Anong hiningi niya sa Diyos? Ang magpakita uli yung anghel. Kaya sabi ng anghel, eto na ako. May sasabihin na uli ako sa iyo. Sabi ng anghel. At inulit niya ang kanyang itinagubilin doon sa baog na babae. Pagkaraan ng ilang panahon, doon nagsilang ang babae ng isang lalaki na tinawag na itinalaga rin sa Diyos at walang iba kundi si Samson. Kilala niyo ba si Samson? Anong pagkakilala niyo kay Samson? Ha? Sabi ni Apple Yanisa, ang buhok. So kilala niya si Samson dahil sa buhok. Ano pa? Ha? Malakas. Matipuno. Malakas. Bakit ba siya malakas? Ito ang dapat nating tingnan kung bakit siya malakas habang tayo ay pumapalaot sa hominy. Ano pa ang katangian ni Samson? O yun lang ang alam nyo? Si Samson ay laban sa moralidad habang siya ay tumatanda. Bakit? Marami siyang naging asawa o babae. Subalit magkaganon pa man, pinaging dapat ng Diyos, yung kanyang mga gawain, pinaging dapat din ng Diyos sa pagpapakabanal. Dahil ang gusto ng Diyos, malipol ang at magtagumpay ang Israel laban sa mga Pilisteo. So, bigyan ko kayo ng kwento tungkol kay Samson. Sabi nyo kasi malakas si Samson. Si Samson ay binibigyan lagi ng Espiritu ni Yahweh. Kaya siya lumalakas. Kaya nung naisipan ng pag-asawahin ng mag-asawa ni Dan o ni Manoa at saka nung baog na babaeng itinuring na baog, sinamahan yung mag-asawa nung kanyang mga magulang si Samson sa mina para ihanap ng mapapangasawa. Ngayon, habang naglalakbay sila, nakita niya yung isang leon. Ano ang leon? Matapang. Kailangang matalo mo ang leon, kung hindi ikaw ang lalapain. Pero para lang isang kambing na pinitik ng kamay ni Samson, yung leon. Bakit? Kasi kinasihan siya ni Yahweh ng kanyang espiritu. At dahil doon, nakakita siya ng mapapangasawa. Pero, nung siya magkaroon na ng unang asawa, meron siyang ginawang laro na nagpapahula siya. Meron siyang pinahuhulaan. Ang pinahulaan niya, kung sinong makahuhula ng kanyang iniisip, bibigyan niya ng premyo. Itong babae, itong asawa, sinabi dun sa mga Pilisteo yung kanyang pinahuhulaan. So, nagalit si Samson, pinatay niya yung mga Pilisteo. At yung mga ari-arian ng Pilisteo, kinuha niya at ibinigay niya doon sa mga nakahula ng kanyang pagkatanong. Ngayon, nung siya na ay lumabas, naghanap uli siya, kumuha siya ng isang upahan uli. Nagkaroon na naman siya ng isang senaryo na ang laman ulit ang naging dahilan para siya ay magkasala. Nagtagumpay uli siya kahit pa siya ay makasalanan. Sa kanya mga kaaway, natatalo pa rin niya hanggang pumunta siya doon sa Gaza. Doon niya nakilala si Delilah, ang kanyang naging asawa, na siyang kilala nating naging asawa, pero yung prior, hindi natin nakilala kung sino yung mga naging asawa niya. Ngayon, sabi ng mga Pilisteo kay Delilah,
bibigyan ka namin ng malaking gantimpala. Sabihin mo lang sa amin, saan ba kumukuha ng lakas yang si Samson? Pagkasabing gano'n ni Delilah, naglakas loob siyang magtanong kay Samson. Dahil mag-asawa sila, nilalambing-lambing ni Delilah si Samson. Pero nagagalit si Samson. Bakit mo ba tinatanong? Gusto mo bang maging malakas din para ako'y iyong alilain? Gusto mo bang maging malakas din para ako ay iyong alipinin? Nagdadrama si Delilah. Sabi ni Delilah, hindi, gusto ko lang talagang malaman saan ka kumukuha ng lakas. Tatlong beses siyang nagsinungaling kay Delilah at iba-iba ang kanyang sinasabing dahilan. Pero dahil mahal niya si Delilah, sinabi niya yung katotohanan na sa kanyang buhok na hindi pa kailanman nalalapatan ng gunting. Kaya nagkaroon ng ideya si Delilah. Sinabi ngayon sa mga Pilisteo. So, pagkasabi sa mga Pilisteo, natulog si Samson at doon ay kinalbo si Samson. Nagdrama na naman itong si Delilah kasi kalbo na si Samson. Kunyari hindi niya alam, nung makita niyang kalbo na si Samson, nagwala-wala siya. Samson! Samson! Gising na! Umaga na! Hindi makakuha ng lakas si Samson. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Biglang dumating ang mga Pilisteo at dinakip si Samson. Pagkadakip kay Samson, nagtagumpay ang mga Pilisteo sa akala nila na nagtagumpay na nga sila. Nagsamba sila sa kanilang diyosa na si Dagon. At hindi lang doon, itinali nila sa haligi si Samson at inukit ang kanyang mga mata. Nang maukit na yung kanyang mga mata, naalaala ni Samson ang kanyang mga pinagdaanan. Haharapin na niya yung konsekwensya, the consequences ng kanyang nagdaang buhay. Kasi ang buhay niya ay talagang dapat itinatalaga sa Diyos. Sapagkat siya ay binibigyan ng Espiritong lakas ni Yahweh. Nang naando na siya at naukit na ang kanyang mata, dahil sa ang Diyos ay mahabagin, hindi naman nagbibigay ang Diyos ng parusa. Akala natin parusa ay binibigay sa atin. It is just a test for us kung hanggang saan tayo. Nanalangin si Samson. Habang nagpipiesta ang mga Pilisteo, hawak-hawak at ibinabao niya yung kanyang mga kamay doon sa sahig. Habang siya ay nakatali sa haligi at dumadalangin siya sa Diyos, Yahweh, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ang gusto ko lang naman ay makaganti sa mga Pilisteo sa pagkabihag nila ng aking asawa at sa pagpatay nila ng aking asawa. Yung pala yung purpose niya, gumanti sa mga Pilisteo. Pero hindi iyon ang tiningnan ng Diyos. Ang tiningnan ng Diyos ay ang paghingi pa rin ng tawad ni Samson. Kung kaya't ang ginawa ng Diyos, gumuho yung building na kinatatayuan niya. Yung mga haligi, nag-crack, parabagan lindol ang dumaan, at nagiba ang building at yung mga nagpipiesta na 3,000 Pilisteo kasama si Samson ay namatay. Nakita niyo yung buhay ni Samson. Tapat ang Diyos, pero wag nating ilalagay ang tiwala sa ating sarili. Na porke tayo ay
binibigyan ng Diyos ng tunay na lakas. Pinagtitiwalaan tayo ng Diyos ay ilalagay na natin sa ating mga palad, ilalagay na natin sa ating mga kamay ang tiwalang ito at hindi na tayo magtitiwala kailanman sa Diyos. Ito yung nangyari kay Samson. Itinuturo nitong kwento na ito sa aklat ng hukom na kailangan anuman ang nararanasan nating tagumpay, anuman ang nararanasan nating taas, tatandaan natin, wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng ito ay dahil lang sa pagtitiwala at pananampalataya natin sa Diyos. Ang tiwala ay naroon sa isang kwento, sa Ebanghelyo. Sino ang tauhan sa Ebanghelyo? Ang mag-asawang si Zacarias at si Elizabeth. Ano namang meron sa kanila? Kagaya rin sila ni Manoah at nung baog niyang asawa. They have long past years of child or childbearing years. Mga baog. At sa kabila ng kanilang pagiging baog, sa kabila ng kanilang katandaan, kung kailang uugod-ugod na si Elizabeth, doon naman binigyan ng isang anak. Na itinalaga rin, kagaya ni Samson, ang pagkakaiba ay ito ang maghahanda ng daraanan ng Panginoon. At tunay na nagtiwala si Elizabeth at si Zacarias sa kabila ng pagdududa ni Zacarias. Eh sino ba namang hindi magdududa? Sa tanda ng iyon, doon pa sasabihin ng anghel na manganganak, maglilihi, manganganak si Elizabeth. Pag hindi ka nagduda, di ba? Kaya sa mga wala pang anak, huwag kayong magdududa pag lumapit sa inyo ang anghel, pagkakataon nyo na yon, para kayo ay magkaroon ng supling. Ano ang nangyari? Sa pagdududa ni Zacarias, naumid ang kanyang dila, nabingi siya. Pero, naging daan ba ito para ang tiwala ni Zacarias sa Diyos ay mawala? Hindi. Patuloy siya, naghintay siya, sumunod siya, at nagtiwala siya sa Diyos. Sa pagtitiwala niya, hanggang sa maipanganak ang Juan na kanyang anak, doon lang nakalagan ang kanyang dila at doon lang siya nakarinig ng mga salita. Dala ng kanyang pagsunod, dala ng kanyang paghihintay at dala ng kanyang pagtitiwala. Paano natin ilalapat sa ating buhay bilang mga lingkod ng mahal na ingkong ang Ebanghelyo at ang mga pagbasa ngayong gabi na ito sa ika-apat na gabi ng Misa Nobinaryo? Lagi nating sinasabi, isang misteryo talaga ang nangyari kay Elizabeth at kay Zacarias. Pero natuto silang maghintay. Tayo, paghingi natin sa Diyos, ang gusto kasi natin isang pitik. Oy Panginoon, naglilingkod ako sa iyo. Panginoon, pangako mo, nagbibigay akong SJF. Panginoon, naglilingkod ako sa simbahan. Madami akong sobrang nailagay sa simbahan. Dapat bigyan mo ako ng biyaya. Eh parang nayayabangan yata sa iyo ang Diyos. Kasi hindi ka marunong maghintay. Ano, gusto mong maging mas makapangyarihang kagaya ni Samson na kahit yung leon ay kanyang napatay at ikaw naman gusto mong paikutin ang Diyos na at an instant ibigay agad sa iyo yung biyaya.
matuto kang maghintay. Sumunod ka muna sa ibinibigay at ipinatutupad na mga batas ng simbahan. At sa iyong pagsunod, sa iyong paghihintay, dapat kaakibat dito ay ang pagtitiwala mo sa Diyos. Hindi mo man natatanggap ora mismo ang iyong hinihingi sa Diyos. Dapat marunong kang magpatuloy, marunong kang gumawa sa direksyon na ibinigay sa iyo ng mahal na ingkong. Kaya lang, minsan ang nagiging dahilan kung bakit ang mga biyaya na ito ay nakahang sa bawat hinihingi natin sa Diyos, kasi minsan tayo yung nagiging daan para ang iba ay mawala rin. Ano ba yan? Sunod-sunod. Palaki ng palaki. Ang dami-dami. Puro tayo salita. Tingnan niyo si Zacarias. Si Zacarias ba? Kung hindi kaya napipi si Zacarias, maririnig niyo kayang nagreklamo si Zacarias sa pagbubuntis ni Elizabeth. Alam niyo kung bakit ginawa ng Diyos na maging pipi si Zacarias ay para siya ay makapagnilay sa pag-ibig at biyaya ng Diyos sa kabila ng kanilang katandaan, ay doon ibinigay ng Diyos yung tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. Kaya lang, kung ia-apply natin sa buhay natin, hindi yata kayang manahimik ng mga apo. Hindi yata kayang manahimik ng mga tinatakan. Mandadamay pa. Uy, magbibigay ka? Kabibigay mo lang? Tama na yan. Diba? O ako na naman? Lagi na lang ako ang magbibigay? Iba naman. Diba? Pero, paghihingi ka ng biyaya sa Diyos, kulang na lang utusan mo ang Diyos. Kulang na lang pababain mo ang Diyos agad-agad para makuha mo yung iyong hinihingi. Ang dapat sa atin, kung tayo man ay sumusunod, o i-assess natin ang ating sarili, kung tayo man ay sumusunod, yung pangalawa, natututo ka bang maghintay? Kung natututo kang maghintay, i-assess mo ulit yung sarili mo, nagtitiwala ka ba sa Diyos? At sa pagtitiwala mo, anong klaseng pagtitiwala meron ka? Anong pagtitiwala meron ka sa Diyos? Baka ito ay half-baked. Baka ito ay hilaw yung kabila, luto yung kabila. O kaya sunog yung kabila, hindi yung kabila. Diba? Ito yung hinahanap sa atin ng Diyos ngayong Kapaskuhan. Sa ika-apat na gabi ng Misa Nobinaryo sa Pasko ng Pagsilang. Meron ka bang hinihintay na regalo, buhat sa Diyos? Kung meron man, dapat ito sa paghihintay mo, meron kang ginagawa araw-araw. Anong ginagawa natin araw-araw? Dapat kagaya ni Zacarias, sa kanyang pagkapipi, patuloy siyang naglingkod sa sangtuwaryo ng Panginoon. Patuloy siyang naglingkod. Hindi siya lumabas ng ilang panahon hanggang hindi na isisilang ang kanyang anak para lang patunayan sa Diyos na marunong siyang maghintay, na marunong siyang sumunod, na marunong siyang magtiwala. Hindi lang gobyerno ang nagbibigay ng 4 P's. Ang mahal na ingkong may 3 P's.
bilang kanyang agenda. Ano yung unang P? Pagsunod. Ano ang ating sinusundan? Lagi ba tayong in a positive way sa pagsunod sa mga ginagawa natin sa inang simbahan? Samot-saring proyekto ang ating ginagawa. Hindi ito para doon sa tinatawag na extravagant celebration. Pero ito ay ginagawa sapagkat ito ay isa sa mga landasing tatahaki natin kagaya ng daan sa bilin. Sinong gagawa niyan? Tagalabas? Sinong susunod diyan? Tagalabas? Sino ang pagtitiwalaan diyan? 'Di ba? Tayo. Kailangan nating sumunod. Kailangan nating maghintay at kailangan nating magtiwala. Kung tayo ang binigyan ng lakas ng espiritu kagaya ni Samson, huwag sana nating tunay na abusuhin ang bigay na lakas na espiritu na bigay sa atin ang mahal na hingkong. Bagkos gamitin natin ito hanggang kaya nating gawin ayon sa plano at kabutihan ng Diyos. Hindi dahil sa ating sariling kagustuhan. Hindi dahil sa ating sariling tiwala sa ating sarili, kundi sa pagtitiwala natin doon sa nagbigay sa atin ng buhay, doon sa nagbigay sa atin ng lakas, walang iba kundi ang mahal na ingkong. Kailan mo pagagamitin ang iyong lakas? Kailan mo pagagamitin ang bigay na espiritu sa iyo ng mahal na ingkong? Kapag ikaw ay kagaya na ni Samson, na nakatali na sa haligi, at saka katatawag-tawag uli sa Panginoon, "Panginoon, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon." Ganun ba yung sasabihin mo? Hindi. Dapat habang meron kang lakas, sumusunod ka sa agos na bigay at atas ng simbahan. Gaano man ito kabigat, gaano man ito kalaki, pag ito ay ginawa mo ayon sa tiwala mo sa mahal na ingkong, hindi ka mahihirapan. Hindi ka magkakaroon ng anupamang pag-aalinlangan buhat sa Diyos. Hindi ka magdududa. Kaya, ibinubuhos ng mahal na ingkong ngayong araw na ito sa ikaapat na gabi, ang three piece. Usisain natin ang ating sarili sa pagsunod natin sa mahal na ingkong. Urong sulong ba? Baka mamaya para yung kanta, urong sulong ka, bakit ka ganyan? Diba? O hindi ko natatapusin. Hindi dapat urong sulong. Dapat diretso ang pagsunod mo. Ano man ang salungahin mo, madapa ka man, ano man ang matisod mo, matumba ka man, bumangon ka, bigyan mo ng tunay na pagsunod sa mahal na ingkong ang iyong sarili. Pangalawa, paghihintay. Mahirap maghintay, pero hindi ka mahihirapan sa paghihintay kung ang paghihintay mo ay sinasamahan mo ng pananalangin. Kagaya ni Zacarias na nanahimik. Matuto kang manahimik. Huwag bibig ang iyong pagganahin. Pagganahin mo ang iyong puso. Ibukas ng mahal na ingkong sa iyo ang iyong kalooban para sa gawain niya sa misyon dito sa kanyang simbahang itinatag, ang Apostolic Catholic Church. At higit sa lahat, hindi ka mahihirapan kailanman
kapag ikaw ay 100% genuine na nagtiwala sa mahal na ingkong. Darating at darating ang panahon, makikita mo ang sarili mo kagaya ni Elizabeth, isang bungang bigay, buhay na pag-asa sa kabila ng katandaan na andon ang biyaya ng Diyos. Iisang ibig sabihin nito, walang putol, walang pasubali ang Diyos sa pagbubuhos niya ng kanyang biyaya sa mga nagtitiwala sa kanya. Kaya ngayong gabi, bago matapos ang siyam na gabi, let us assess ourselves. Dahil Pasko ngayon, mas magandang tayo ay magmuni-muni sa tatlong pina ito na hatid ng Ebanghelyo at pagbasa ngayong gabi upang tunay nating malasap ang walang hanggang biyaya ng mahal na ingkong. Ave Maria Purissima, sa ngalan ng Diyos, Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ating pong awitin ng ating pananampalataya. Kapag
kapangyarihan upang lukuman ang mga buhay pamapatay na kaharian niya'y walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggaling sa Ama na sinasamba at niluluwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Kapapatawad ng mga kasalanan at hinihintay kong pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang sa patuloy nating walang kapagurang paglilingkuran sa isa't isa, sama-sama nating hilingin sa amang bukal ng awa na sa ating lahat ay panatilihin ang kasiyahang loob na bigay niya, naway palakasin niya panglalo ang ating katapatan sa paglilingkod sa mahal na ingkong, ang Diyos Espiritu Santo at sa kanyang Apostolic Catholic Church upang tayo umunlad at lalong maging biyaya para sa iba. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Mahikayat nawa ng aming wagas sa pagkakaisa mga nanghihina sa iyong simbahan, bunga ng mga maling kasama sa kaganapan, ingatan nawa sila ng kanilang mga santong gabay at mapagmahal na manatili sa iyong simbahan. Palakasin ninyo ang aming kapatiran saanmang dako at loobing maging mga buhay na saksi sa pagtupad sa kanilang mga banal na kaganapan para sa lalong ikatatagumpay ng misyon ng Diyos Espiritu Santo ng mahal na ingkong sa kanyang simbahan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kaisa ng kanyang ikalawang Pangulo, Sara Duterte, pagkalooban niyo sana sila ng mabubuting kalusugan lagi. Ingatan at patnubayan sa tuwi-tuwi na sampu ng kanilang mga pamunuan at mga kaagapay sa paglilingkod sa bayan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan, ang mga nasa banig ng karamdaman, mga walang hanap buhay at pinagkakakitaan, mga walang masulingan at mapagpahingahan, silang mga naglalakbay kasama ng ating mga kapatid na sa ating online mass na araw-araw ay dumudulog para sa kagalingan at kalutasan ng kanilang mga kahilingan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos sa bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga tapat sa iyo, Panginoon, na namayapan at sa amin na nauna na lumisan sa daigdig na ito,
nawayakapin mo sila kasama ng mga banal sa langit at mapasakapiling kay Kristo na sa amin ay nangako ng buhay na walang hanggan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. At sa ating mga pansariling kahilingan. Lalong-lalo na ang mga kahilingan ng iyong inang simbahang Apostolic Catholic Church. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ama, wala kaming magagawang anuman kung wala ka. Sa'yo lamang kami umaasa at nananalig ng buong kababaan. Kami sana iyong dinggin sa aming mga panalangin at panatilihin kami sa iyong walang kaparis na pagsinta. Ipagkaloob niyo sana sa amin ang walang patid na pamumunga para sa kapakanan at kapakinabangan ng iba. Sa ngala ni Kristo at kaisa ni Maria na aming ina, sa tulong na rin ni San Juan Florentino at Santa Maria Verginia, papuri ngayon ni Inay aming winiwika. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala po naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiyo po na po ang lahat at para sa pag-aalay. Upang maging kami, upang maging kami,
dila sa ngalan mo. Sa banal na pag-iisip. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kagagaling at ng buniyang simbahang banal. Manalangin tayo. Magiliw mong tanggapin at kalugdan o Panginoon ang aming handog na sa iyong damban ay aming iniluluhog. Ngayong aming pinaghahandaan ang dakilang pagsilang ng aming Noemi, na siyang pag-asa at kaligtasan ng tanan, naway magdulot ito sa amin ng kasiglahan at biyayang pangmagpakailanman, alang-alang sa Kanya na aming Mesiyas, Hari at Panginoon. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay ating pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, na ang pag-ibig sa tanan ay nag-uumapaw at walang hangganan. Ngayong aming nasasaksihan ang katuparan ng iyong mga salita at kalooban, na iyong ipinahahatid sa mga propeta mong banal, ang pagdating ng Haring Tutubo sa sangkalupaan, ang prinsipe ng kapayapaan, at galak ng mga nahihirapan at nalulumbay, sa sinapupunan ng aming Reyna at Birheng Mahal, sa pagkakasiya ng Espiritu Santo ay ipinunlamo ang binhing pag-asa at liwanag ng sanlibutang na sa kadiliman. Narito na at aming buong sayang inaasam, ang araw ng Kanyang kapanganakan at maging saksi at sangkot sa Kanyang gawa at pag-iral, kaya kasama ng makapal na mga anghel at mga banal sa kalangitan, aming buong galak na ipinagbubunyi ang iyong kaluwalhatian. Santo. Ikaw nga o may tunay na banal at karapat dapat purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamagitan ng anak mo, si Jesucristong Panginoon namin, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang tigil ang pagtawag mo sa iyong bayan, upang sa buong maghapon at magdamag, ay may alay sa iyong pangalan ng isang malinis na handog. Kaya hinihiling namin o Ama, nabasbasan mo ang mga kaloob na ito sa pamagitan ng Espiritu Santo, yayamang nakalaan sa iyo upang maging katawan at dugo ng anak mong si Jesucristong Panginoon namin na siyang nag-utos upang idaos namin ang Eukaristiyang ito. Noong gabing ipinagkanulo siya, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Pinaghati-hati niya yon at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Panginoon. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Ibinigay yon sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo at sa lahat ay ibubuhos. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon kong Hesukristo, ikaw ang aming buhay, ilaw at kaligtasan. Magsitayo na po. Pagbunyin natin ang misteryo at sakramento ng ating pananampalataya. Namatay, si Kristo'y muling nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga bilang pagunita sa nakaliligtas sa kamatayan ng iyong anak, sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit, samantalang hinihintay namin ang kanyang maligayang pagbabalik, inialay namin sa iyo sa pasalamat na ito, ang sakripisyong buhay at banal. Tunghayan mo sana mga alay ng iyong apostolika at katolikang simbahan at kilalanin ang handog na namatay upang maglubag ang iyong kalooban. Ipagkaloob mo na kaming makikinabang ng katawan at dugo ng iyong anak ay mapuspos ng Espiritu Santo ang mahal na ingkong at magkaisa ng katawan at diwa kay Kristo. Kami sana'y gawin niyang handog sa habang panahon upang mabahagi na ng pamana ng mga hirang kasama ni Santa Maria Birheng Ina ng Diyos, kasama ni San Juan Bautista ng mga apostol at mga martir, at ng lahat ng mga anghel at mga banal, lalong-lalo na ng matatak ng bawat isa sa amin na iyong hinirang, yayamang nananalig kaming lagi sa kanilang panalangin at tulong. Hinihiling namin, Panginoon, ang handog ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magdulot sana ng kapayapa at kaligtasan sa buong sandaigdigan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, lalong-lalo na ang simbahang itinatag ng mahal na ingkong, ang Apostolic Catholic Church, na kaisa at hindi hiwalay sa iisa, banal, apostolika at katolikang simbahang itinatag ng Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng kanyang mga apostol. Pagpalain mo't gabayan ang iyong lingkod ang aming Patriarka Ikalawa Juan Almario, ang aming Senior Arsobispo at Chancellor Juan Norman, ang lahat ng mga arsobispo, kaming iyong mga obispo, mga katuwang na obispo, mga kaparian, mga diakono at diakonesa, mga madre at nobisyada, at ang lahat ng kasapi ng iyong banal na kongregasyon at order, ang Order of the Missionaries of the Holy Spirit, ang Order of the Missionaries of John Florentine, at ang Congregation of Saint Maria of Virginia. At higit sa lahat, isinasamo namin na kami patuloy na ipamagitan at ipanalangin ng iyong mga banal na lingkod, ang aming ginagalang at pinakamamahal na matriarka at ina, si Santa Maria Verginia, kaisa ang aming unang patriarka at ama, San Juan Florentino, ngayon at sa mga darating pang panahon. Isinasamo rin naming pagpalait gabayan ng iyong malalaki at tapat mga patriarka sa buong mundo, kasama mga ecumenical na patriarka ng Constantinople, ang patriarka ng Roma, ang mga patriarka ng Jerusalem, Antioquia, Alexandria, Moscow, Gresya at Pilipinas, Juan Almario,
kasama rin ang mga tunay kahit na maliliit na mga patriarka o ama ng iba't ibang banal at may maka-apostolikang tradisyon. Ipagkaloob mo, Ama, ang inihilinang kang ito na tinipon mo sa iyong mahal na harapan, lalo't ang mga dioceses na sponsors ng misang ito. Kukupin mo ng buong awa ang lahat mong mga anak at mga mahal namin sa buhay, saan man sila naroroon. Ang aming mga kapatid na yumaot ang lahat ng namatay sa iyong grasya, lalong-lalo na mga kaluluwa ng aming mga kapatid na namayapanan na inialay sa banal na pagdiriwang nito, gayon din sa mga kaluluwa ni na Jonathan Kian at Bernardino Sr., ang mga bagong miyembrong itatala ngayon sa Lord Have Mercy, Cheerful Giver, at St. John Florentine Apostolates, at ang lahat ng nakatala na rito, na sa lahat ng misa'y panghabang panahon naming ipinapanalangin, ay malugod mo sanang tanggapin sa iyong kaharian, nananalig kami magtatamasa ng sama-sama ng iyong walang hanggang kaluwalhatian. At kaming iyong mga relihiyosong lingkod, hindi mang karapat dapat ay nagtitiwala sa iyo, loobin mong kami makasama ng iyong mga banal at pinagpalang mga apostol at martir na sina San Pedro, San Pablo at San Andres, sina San Santiago Juan, Tomas Santiago Ikalawa, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina San Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Lorenzo, Esteban, Matias, Crisostomo, Basilio, Cirilo at San Juan Florentino. Kasama rin sina Santa Mariang Birhen, ang Theotokos, ang Ina ng Diyos. Ganon din sina Santa Felicidad, Perpetua, Agata, Agnes, Lucia, Cecilia, Anastasia, Santa Maria Virginia at ang lahat ng mga banal. Kami naway makapisa nila hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan na kadalasan ay salat, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming mga kakulangan at ugapatawad sa aming mga kalabisan. Alang-alang kay Jesucristo ang aming Panginoon na pinagbubuhatan ng lahat ng biyaya. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, O Diyos, Amang makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo ang mahal na inkong, magpa sa walang hanggan. Bilang isang sambayan ng Diyos, lakas loob nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ang Ama namin. Oh,
Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang ikalawang pagparito at pagpapahayag ng tagapagligtas naming Panginoong Heso Kristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay pinagkakalob ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pag-ibig, pagsasakripisyo at pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaloban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Diyos Espiritu Santo, ng mahal na ingkong, nabubuhay ka't nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan at magbatian tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang ating Panginoong Hesukristo. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kabanal-banalang piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pagsundalangin sa Diyos ng ating Panginoong Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Atin na pong dasalin ang panalangin bago igawad ang pangkalahatang pagpapatawad tayo pong lahat. Ikinalulungkot ko, Diyos ko, at pinagsisihan ang buo kong puso. Ang mga pagkakasalang nagawa ko laban sa iyo, sa aking kapwa at sa aking sarili. Nagsisisi ako dahil sa naging marapat akong maparusahan sa impyerno at mawalay sa langit. Subalit higit sa lahat,
ay nagsisisi ako sapagkat ako'y nagkasala sa iyo, Panginoon. Diyos na napakabuti at maawain at karapat-dapat na mahalin. At pinagtitikahan kong hindi na muling magkakasala at lalayuan ko na ang lahat ng pagkakataon na magtutulak sa akin sa kasalanan. Mahabag ka po sa akin, O Jesus ko, magsiyo ko po ang lahat. O Diyos, sa manang-awa, sa pamagitan ng kamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo, pinag-isa mo ang mundo sa kanya at sinugo mo ang Diyos, Espiritu Santo, ang mahal na ingkong sa aming lahat sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Sa pamagitan ng misteryo at sakramento ng simbahan, nawa Panginoon, patawarin at bigyan mo kami ng kapayapaan. At ako bilang konsagradong obispo ng Apostolic Catholic Church ay pinapatawad ko ang inyong mga kasalanan sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin kumunyong espiritual. O Jesus na aming Panginoong, nasa banal na tinapay at alak, kami ay dumudulog sa banal mong kumunyon. Mula sa piging na iyong pinabanal, sa dambana na iyong minarapat, kami at ang aming mag-anak ay buong pusong nananalig sa iyo, lalo't winika mong ikaw ay naparito upang kami ay bigyan mo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Wala man kami sa iyong altar, presensya mo'y pabalungin sa aming kaluluwa gamit itong aming kumunyong espiritual. Nang sa gayon, Panginoon, kami ay patuloy na mabuo sa gitna ng pangamba at takot, sa karamdamang walang lunas at sa kamatayang tiyak, kung paano pa naming nais na ikaw ay paglingkuran ng lalo sa lahat. Punuan mo kami sa aming mga pagkukulang. Turuan mo kami sa aming mga pagkakamali. Sa aming kalabisan, panatagin mo kami at patawarin sa aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, itong banal na kumunyong espiritual na aming tatanggapin mula sa iyong piging ng minarapat mong paring lingkod, bagamat wala kami sa iyong altar, ay magsilbi sana itong baluti sa aming katawang lupa at buhay espiritual. O Jesus na aming tagapagligtas, lingapin mo kami at ipagtanggol sa tiyak na kapahamakan. Kami ay dumudulog sa iyo. Amen. Sa ating mga kapatid na nakikisa sa online, tanggapin ninyo katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Let us offer this holy mass for the thanksgiving, prayers, intentions, and good health of Reverend Father Fulgencio, Apo Alberto de Alexandria, Maria Imelda de Siena and family, Apo Ariel de Jerusalem and family, Apo Cirilo and family, Apo Cirilo and Bartolo family, Apo Catalina and Rosales family, special intentions of Jenna Ferrer and Ferrer family, thanksgiving prayers, intentions, and good health of the Dula family, Apo Angela de Jerusalem, Apo Luisito de Alexandria, Apo Minandra de Avila,
for the business success and good health of Harmony Enterprises and family. Thanksgiving prayers, intentions, and good health of Camille Hazel Antoinette Mamitag, enlightenment of Queenie Arsenio, Ignacio Tobor, and Christopher Manilag, Apo Erwina de Alexandria, Brian Austin Alegre, Apo Miriam de Padua. Thanksgiving prayers, intentions, and good health and safe travel of Rexy Ascano, Kerobin Jacob Ojero, Apo Maria Rosalina de Alexandria. Also, we offer this Holy Mass for the Thanksgiving prayers, intentions, good health, and personal intentions of Apo Irene, Apo Basilio, de Thessalonica, and Galigao Lee and family of Valenzuela City, Apo Rosana, Thomas, Helen, and Apo Osmundo de Siena of Valenzuela City, Apo Evangelina and Apo Benito of Pasig City, Apo Vinya and Apo Minandro of Batangas City, Apo Zosimo and Apo Sofia of Lapu-Lapu, Cebu, Senior Archbishop Juan Norman and Lotok family, Michael Angelo Lebrun and family, Emma Wong, Apo Emanuela of Hong Kong, Apo Cesar, Apo Adora and family of Quezon City, Tesla Chica and Ziti of Charlex International, Avelino Soriano and family, Apo Blanca de Malabar and mga uwang family of Manila, Third Order Beatriz Catungal, Veneceda, Apo Wilqueda, Apo Elpidio, Chessy, Rivera, Cayabiab, Father Abilardo, Apo Carnelia, Apo Rahab, Antonio Bauzon, Apo Avelina, Apo Lucia, Tinorio and family of Canada, Apo Rizalina, Apolino, Sablad, and Tolentino family of USA, Apo Cesario and Apo Edelberta de Avila of Dubai, Apo Consuelo and family of Cavite, Apo Maria Celsa de Alexandria, Mary Grace Godoy and family of Pasig, Apo Donna de Alexandria and family, Lorcel Gabriel, Lorcela Micol, Lilia Adayo and Duran family, Joan Marcelo Benavides, Serapines Sitiel, Marcelo Batang, Reynaldo Barrias, Josefina Marcelo, Leonila Batang, Remedios Ginko, Elsa Barrias. For the enlightenment of Richard Common, Brendalyn Perez, Glorina Martinez, and Luke Gabriel. Business success of Miles Realty and Builders, Shongkai Group of Companies, Kodsaira Plastic Plus and Company, DCH Specialty Contractor and MTA Accounting Services, Billy and Diwa Junk Shop and Trucking Services, Anilem Enterprise, Charlex International, Prime Developer, Speedy Recovery of Lucia Buenaceda, Mamerta Castro, George Arizala Jr., Rhea, Arlene Tenorio, Salvatorio, Engineer Rolly S. Perez, Elvira Buzon, Ryan Matic Deguia, and for the eternal repose of the souls of Asensia, Bagang Guevara Charles, Uy Arturo, Maria Lourdes Rodolfo, Melisissima Shirley Melendrina, Manayan Salvino Baranda Jr., Violeta Blasico Publico, Rodolfo Ricardo Arida, Rosemary De Leon, Jonathan Kion Bandejas, Mila Dorado Baldomero Sr., Magdalena Maria Lourdes, Elena Diosdado Maloni Eduardo Jose, Juan Eduardo Petra Celso Verhinha, Manuel George Esperanza, Lilia Perezissimo, Maria Editha, Leonardo Jr., Teddy Cecilia, Nora, Hinaro Raimundo, Orlando, Asenf, RJ Egan, and Claro. Thanksgiving prayers, intentions, and good health of the dioceses who are the sponsors of this Fourth Day Novena Mass. Save your name.
magsilud na po ang lahat. Kaluluwa ni Kristo, pabanalin mo po katawan ni Kristo, iligtasin po kami, dugo ni Kristo, pagindapatin mo po, tubig buhat sa tagiliran ni Kristo, hugasan mo po, pagdurusa ni Kristo, palakasin mo po kami, o mabuting Jesus, dinggin mo po sa loob ng iyong mga sugat, itago mo po kami, huwag mong ipahintulot na kami mawalay sa masamang kaaway, kami ipagtanggol at akitin mo kami sa iyo upang kasama ng iyong mga banal ay pagbunyikan magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhat ati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaparan ang sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasa walang hanggan. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaparan ang sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasa walang hanggan. Tayong lahat, luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaparan ang sa unang una, ngayon at kailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. At ay darako na sa pagbabasbas ng ating mga imahe ng Senior Noemi. Pasko na, halina't magsaya, langit at lupa ay magdiriwa. Sinyo'y isisilang, Viva Senior Noemi. Pasko na, halina't magsaya, langit at lupa ay magdiriwa. Sinyo'y isisilang, Viva Senior Noemi. Viva Senior Noemi. Ave Maria Purissima, sa pagkakataong pong ito ay darako naman po tayo sa paggagawad ng mga medalya para sa mga Senior Noemi Confradia 2023. Apo Maria Anacleta de Avila, Yaconesa Emelita, Deacon Alfredo, Deacon Armando, and Apo Erwina de Alexandria. Sisila, Viva Senior Noemi. Ang liwanag ng tala, tanglaw sa sabsabang aba, ng tatlong ari, nagnanais, maslaya ng batang ibig. Pasko na, halina't magsaya. Maraming salamat po sa mga konferdiya ng Senior Noemi 2023. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Halina o Panginoong Jesus at kami tanglawan, matapos naming matanggap ang pagkaing maghahanda sa amin sa iyong kapanganakan, itulot mong kami maging mga mabubungang sangang daluyan ng iyong pagpapala sa iba bilang aming handog sa iyong pagsilang. Sa ngalan mo aming Noemi, na tunay na maghahari, kasama ang mahal na ingkong, ang Diyos Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Minsan pa yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Linisinawa ang inyong mga puso at ihanda pagdating ng Senior Noemi, nating mahal, at maging kasangkapan sa kanyang pag-iral sa mundong ibabaw ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pamalagiinawa niya ang inyong katapatan at paninindigan sa kanyang kawan. Pasiglahing lalo ang inyong pagsusumikat at paglilingkuran
at puspusin niya ng kagalakang pangmagpakailanman. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Amang makapangyarihan, pabanalin ng Espiritong Banal, at kalugdanin noyming ating inaasam-asam, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang banal na misa, pumayo tayo't ipahayag ang mabuting balita, ang pagdating ni Señor Noyming Mahal. Salamat sa Diyos! Ay pag-ibig na si Cristo na silang may tatlong ari nagsilalaw at ang bawat isa ay nagsipagalong at ang iganay magtao na'y magbagong buhay ng ikayang ay tayo pagsikap ang pamapuntay natin ang kasaganay. Sasanggol na dulot ng langit, tayo ay magpahalan, ating sundin ang itong aral, at matuwad ngayon, tayo ang Paso ay magbigayan. Magtaon ay magbagong buhay, nagkikayaman, tayo magsigap o pagpapagdag natin ang kasaganaan. Viva Señor Noemi! Viva Señor Noemi! Viva Señor Noemi! Sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, muli magandang gabi sa inyo lahat. Pagpalain tayo ng mahal na ito. Ay magbigay.